JP, kailan target ng MMDA na maalagyan ng exclusive bus lane yung Commonwealth Avenue? Hanggang sabi nga ng MMDA, sa ngayon ay patuloy nila yung pinag-aaralan at aware sila doon sa proposal nga na magkaroon ng exclusive na bus lane itong Commonwealth Avenue para solusyonan yung matinding traffic. Pero sa ngayon, wala pang definite na timeline kung kailan nila yan gagawin at kung kailan na posible maglagay ng exclusive na bus lane dito sa Commonwealth Avenue. Ayon sa MMDA, sa ngayon, inaaral na nila ang posibilidad ng paglalagay ng bus lane sa Commonwealth Avenue. Ito ay kasunod ng obserbasyon ng publiko na lalo pang bumibigat ang daloy ng traffic dito. Paliwanag ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, isa sa dahilan ang construction ng MRT 7 na nasa kahabaan ng Commonwealth Avenue kaya bumibigat ang traffic. Dati nang napag-uusapan ang paglalagay ng bus lane sa Commonwealth Avenue, kagaya ng nakalagay ngayon sa EDSA. Sa ngayon, meron namang dadaanan ng PUV sa Commonwealth Avenue na dinadaanan ng mga bus. Ito yung second outermost lane ng Commonwealth, pero madalas nga lumalabas dyan yung mga pampublikong bus at hindi rin nasusunod. Bukod dyan, sabihin sa inaaral na solusyon ng MMDA ang paglalagay ng tunnel mula sa Commonwealth Avenue patungong East Avenue at Quezon Avenue. Plano itong padaanin sa ilalim ng Quezon City Memorial Circle. Kahalintulad ito ng tunnel doon sa may batasan mula sa mga nanggagaling ng San Mateo Rizal at nag-merge papuntang Commonwealth Avenue. Aga, habang papalapit nga yung holiday season, kapag ka-rush hour dito sa Commonwealth Avenue, tuwing umaga at gabi ay talagang bumibigat na yung daloy ng mga sasakyan dito. Sa ngayon tanghali, kapag dumaan naman dito sa Commonwealth, ay maluwag yung daloy ng mga sasakyan. Yan muna ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez.